Business na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya at hanap buhay. In the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters. Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Magandang hapon, mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. With my partner, eto na siya. Sa pangang pala, din kailangan naka-telepono ko hapag narito sa Zoom. Ayan, lahat naman nagagawa ng paraan. Oo. Katulad ng dati, pagka-Wedish, marami po tayo napapakinggan ng mga magagaling na opisyal, ng mga kanyang dito tama kasi yan paggawa ng paraan yan ang isa sa mga layunin natin ngayon, gawa ng paraan itong problema natin sa tubig. Kasi nga naman, dumarami ang populasyon, kumukunti yung supply, pagkatapos climate change pa na nagiging dahilan ng pagunti ng supply ng tubig. Ngayong hapon, ang kasama po natin ay ang pinuno po ng Water Source Development ng Maynilad, isa pong lisensyadong civil engineer, gumraduate mula sa Ateneo de Naga University, at siya ay nasa kumpanya for about 13 years na project lead ng technical working group para sa lahat ng supply augmentation program ng Maynilad. Kasama na po yung pag-deliver natin ng new water facility sa Parañaque. Narito po, walang iba, ang head po ng Water Source Development ng Maynilad. Wala po iba kundi si Engineer Edmundo B. Liaga. Sir Edge, hi! Hello po, magandang hapon. Magandang hapon, Ms. Maru, Sir Lito, at maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa inyong programa. Ayan, kami po ay yan, nagpapasalamat dahil alam namin na marami kaming matututunan ngayon, di ba, tungkol dito sa tubig. Maynilad ka rin ba, partner? Oo. Tubig partner. Ito ang ginagawa na Maynilad in order to, you know, increase the supply of water, lalo sa inyong zone, sa inyong concession, yun ang pinakamaraming tao, you know? Tinatanong po ni Partner Lito kung ano raw po ang ginagawa ng Maynilad para masuportan itong supply natin ng tubig. Actually po, marami pong programa si Maynilad ngayon para ma-address yung kakulangan ng tubig. At isa na po dito yung new water na gusto ko pong i-discuss sa inyo. Ito po yung newest innovation ni Maynilad to address the current water supply. Ito po yung new water. Ito pa yung inuming tubig na original na galing sa used water. Ito pa yung maginamit natin tubig sa ating mga bahay, yung mga pinaligo, pinanlas sa inidoro, at dumaan sa multi-stages treatment process para maging safe at potable. Yung so, inire-recycle nyo? Water recycling po yung ginagawa natin dito. And we're doing potable water reuse to augment our supply. Since lumalaki na po yung water demand dito sa Metro Manila, at nabagitin na rin po kanina yung climate change, yung impact nito sa ating mga existing sources such as yung Angat Dam at Laguna Lake. Oo. Alam mo, syempre tayo po ay lahat nangangailangan ng tubig pang inom natin, para sa pagluluto, pagligo nga, ganyan. Kaya lang hindi nalalaman ng iba na napakahalaga na itong tubig na ito ay kinoconserve natin. At mabuti, natutunan niyo po kung paano po i-recycle itong ating tubig. Hindi ba, partner? Oo. Sa ngayon Laguna, di ba, kailangan nilang siguro kukuha sila sa Laguna, kukuha sa mga ibang tao, kaliwa, may kaliwa naman silang kukuhanan ng tubig niya. Mga ibang rin Pero Angat Dam at Laguna Lake pa lang po, no, ang pinagkukunan natin ng tubig. Tama po ba, engineer? Yes, tama po. Yan po yung dalawa sa kasalukuyan na ginagamit natin na source. Oo. Pero Maynilad lang po bang gumagawa nitong recycling ng tubig para panginom natin? Tama po. Ito pong si Maynilad yung pinakaunang gumawa nitong nitong direct potable reuse sa ating bansa at as well as po sa Asia. Pero yung pag-convert po ng used water sa potable supply,
ay matagal na pong ginagawa sa iba-ibang bansa tulad na po ng Namibia sa Southern Africa na siyang pioneer o yung pinakaunang bansa na ginawa itong innovation na to since 1968. And nagkaroon din po kami ng benchmarking sa iba-ibang bansa tulad ng US kasi sila din po gumagawa ng direct potable reuse. At andyan din po yung Belgium, Singapore, United Kingdom and Australia na gumagamit naman ng indirect potable reuse sa pamamagitan ng groundwater recharge at surface water augmentation. Yung technology po natin na ginamit dito ay gawa po sa Israel. So kilala naman po natin yung Israel bilang global leader for water innovation. So ito pong planta natin na ng New Water ay kasalukuyan na nasa Paranaque na meron pong 10 million liters per day na capacity. Wow! Yeah, 10 million liters. Ilan po kang ganyan sa million liters a day? Dito po sa Manila concession. Kung nata yung pinakamalaking concession eh, di ba po? Yung sa internet. Uh-huh. Ilang million water sa day daw po ang kinakailangan na engineer? Ang current supply po natin, meron po tayong 2400 galing sa Angat. Meron po tayong 300 million liters per day galing sa Laguna Lake. So a total of 2700 na million liters per day. So yun po yung total supply natin ay madalas po kulang pa rin po ito sa demand ng ating mga customers. Kaya nga po marami pa kaming pinag-aaralan at tinatarget na gamitin para pang-augment nitong supply natin. Gano'n po kalaki yung investment nyo po ano, para mabuo itong water treatment facility o yung new water treatment plant dyan po sa Paranaque? Yung ito po ay pilot plant pa lang po ito, itong mga inilagay natin sa Paranaque na at a total of 430 million pesos po yung nagastos ng Maynila dyan. Wow, 430 million pesos! So, ibig sabihin ba niya madadagdagan yung babayaran namin sa tubig because of the new water? Oo. Kasi po hindi po. Kasi po yung hindi. Water rate naman. Wow, oo. Po, hindi po. Kasi po yung water rate naman po natin ay same lang regardless sa source niya. Andyan po yung Angat, Laguna Lake, or new water natin. So same po, wala pong impacto sa kasalukuyang tarik. So ano yan? Meron pong inilalagay na mga kemikal. Paano po ba ginagawa itong new water na ito? Ano po, yung pag-convert po ng used water para maging potable ay marami pong pinagdaraanan nito. So, ikwento ko lang din po, yung used water na nakolekta ng Maynila via dun sa sewer line natin papunta sa ating mga STP o sewage treatment plant ay sumasailalim na to sa iba-ibang treatment processes. Andyan po yung skimming, aeration, biological nutrient removal, sedimentation, at ultraviolet disinfection. Yung mapuproduce po dito, yung tinatawag na treated used water na compliant po sa general effluent standards ng DNR. So, sa halip na i-discharge po ito sa ilog or creek, kasi normal po yan eh, tinatapon lang natin. So, sa halip po, ilalagay po natin to sa tangke para idaan pa sa panibagong processes dito sa loob ng aming modular treatment plants o yung MODTP na tawag po namin. So, yung MODTP namin ay gumagamit ng physical and chemical treatment technologies para ma-convert pa yung treated used water para gawing new water. So, andyan po yung pressurized media filtration, ultrafiltration, reverse osmosis, and chlorine disinfection. So, sinisigurado po namin na yung product water natin, itong new water, ay tumutugon sa 2017 Philippine National Standards for Drinking Water. Para at same to sa product water na naipuproduce ng Laguna Lake at Angat natin. So safe na safe. Meron pong certification of safety, ano po? Yes po, tama po. Meron po at ayod ang potability certificate na kinuha sa City Health Office. At nito po, recently lang, binigyan po tayo na ni DNR ng conditional operational permit para simulan na i-distribute itong tubig natin. So ito pong new water natin,
para to make sure na ligtas po ito, nag-conduct po ng series of water quality tests gamit na kinandak po ng mga iba-ibang DOH accredited laboratories at nandini ni DOH yung treatment processes natin na talaga may halin tulad to sa ibang bansa na gumagawa talaga ng direct potable treatment. Wow! Aba, talaga advanced na pala tayo, sir, ha? Yes, tama po. Oo, mabuti na lang. Oo, ginawa nyo yan sa Maynila, talagang advanced yung inyong pag-iisip. Kasi alam nyo na darating talaga ang panahon na ito na kailangan i-recycle na ang tubig dahil yung source hindi dumarating, di ba? Hindi nga nag-uulan eh. Parang very rare na nag-uulan tayo. Hindi na yung katulad dati na parang palaging umuulan at meron tayong supply lagi. Lalo na yung panahon na ito dapat ulan na ng ulan, di ba? Pero wala. Wala tayong ulan yata lately. Sa watershed po natin, may mga konting pag-uulan. Pero tama po, hindi pa po ito sapat para maging secure yung tubig natin para dun sa susunod na mga buwan at taon. Mm-mm. So, nag-survey din ba kayo sa mga tao para malaman natin okay ba sa kanila itong new water? Tama po. Actually, nag-conduct po kami ng series of social acceptability tests sa residential. Yung sa mga residential at commercial customers po natin. I-invite po natin sila, yung mga customers natin, para i-check yung new water natin. So, ah, pinainom nyo? Oo. Tama po. Kasama po yung pag-inom. Check din nila yung clarity, yung smell, odor. Yun nga, tapos yun po yung taste. At tinanong din po natin yung idea of drinking ng recycled water. Mm. And very, overwhelmed kami kasi yung majority noong dun sa mga customers natin na dito sa test na to, ay tinanggap itong new water natin. Siguro po, dahil hindi lang po sa good taste kasi talagang comparable na po itong tubig natin sa napuproduce ng Lamesa, ng Laguna Lake. At kasi po naantindihan nila ng mga customers natin na yung modern technology ay kayang-kaya na talaga gawin ito na yung galing sa used water para gawing potable as well as naintindihan nila yung kakulangan natin sa tubig ngayon. So, para maiwasan din yung mga water interruption na na-experience din ng mga customers natin. Oo. Partner, baka may tanong ka. Ang tanong ko eh, ano ba yung mga bago nila ng mga, ano mga challenges nila so far? Ano mga challenges nila? Ano raw mga challenges nyo so far tungkol dito sa paggawa nyo ng new water? Ako po. So sa ngayon po so far sa lahat po ng mga permits ay naibigay na sa amin with regards to dun sa mga yung current challenges na ginagawa ng na experience namin dito ay so far po smoothly sailing na po kami diyan kasi nga nag-distribute na tayo na new water sa ating mga customers sa barangay San Isidro at San Dionisio. At sa ngayon po, yung binigay po kasi sa atin na DOH ay conditional pa lang. So we have 6 months para i-comply yung mga additional requirements nila. Kasi nga, nintindan namin ang ating DOH kasi pinakauna tayo sa bansa at sa Asia para ganun yung direct portable use. So, nagiging safe lang po tayo na isiguro din natin, maging consistent tayo sa pinupubos natin na tubig para sa may maibigay tayong safe at potable water sa ating mga customers. Oo. Pero available na ba yan ngayon? Binibigay nyo na sa amin yan, yung new water? Yes po, tama po. Ah, so, okay. Simula po nung October 26. So, more than number. First day ko yun. Regalo nyo pala sa aking birthday yung new water. Related happy birthday po. So, yung simula pala October 26, yung new water na isusupply na sa lahat ng inyong mga sineserbisyohan sa Maynila, doo. Kaya pala, supply natin, di na kayo nagpapatay. Pero ito po is, 10 million liters per day pa lang po ito. So, maliit pa lang po yung capacity nito. Kaya po, dalawang barangay pa lang po sa San Dionisio at sa San Isidro pala ng Paranaque na bibigyan natin. Sa Paranaque. Yung, tama po. Yung tubig po ng new water, bago po natin siya dalhin or matanggap ng mga customers natin, biniblend pa po natin or minimix pa po natin ito sana sa pipeline with Lamesa water. Bago po makarating sa grifo ng ating mga customers. Mm-hmm. Okay. Partner?
May tatanong ka? Oo. Oo. Pero, sir, pangalan niya, hey, where would you go next? Oo. Treatment, oo. After Paranaque raw, sir, saan daw kayo pupunta na? For this water waste treatment. Wastewater treatment, oo. Okay po. So, dahil po nga, ano po, nakikita namin yung pagiging potential ng new water sa ating water supply, tinitingnan na rin po namin magtayo ng additional planta para i-utilize yung mga treated used water sa mga STP natin. So, bukod po sa Paranaque, maglalagay rin po tayo sa Valenzuela, Camana, Pasay, at sa Kupang, Alabang, Tunasan ng Munting Lupa. Kapag nagawa po lahat ito, a total of 103 million liters per day na ang pwede nating may dagdag sa current supply natin. 103 million liters? Yes po, malaki na rin po yun. Oo. Okay. Eh pero kung ikukumpara po yung pag-treat nyo ng raw water na nagmumula po sa Angat Dam at Laguna Lake, mas mahirap ba i-treat ito pong new water para gawing... itong used water para gawing new water? Actually po, hindi naman po ganun. Kung compare mo po sa Laguna Lake, marami rin kasing proseso. So tulad po dito, membrane type po of treatment process din po yung pagdadaanan. Samantala kasi Angat Dam, si Angat kasi talagang malinis po yung tubig. So conventional type of process lang po yung pinagdadaanan niya. Oo. So ito kasi... Ni-recycle. Nagamit mo na. So, kailangan mas mahaba talaga yung proseso. So, mas mahal. Pero, man, hindi nyo dinagdagan yung aming bayad. Oo, ang galing talaga ng Maynilad. Eto, bakit hindi na lang daw gamitin yung instead of gagamitin yung discharge ng yung sewage treatment plants, bakit hindi na lang kumuha ng tubig mula po sa ating mga ilog ngayon? O kaya sa dagat, pwede kaya yon? Sa dagat, mahal ba? Mahal ba yung proseso nun? Actually po, kinoconsider din natin yung mga ilog dito sa Metro Manila. Kasi marami pong ilog na nagtatraverse or dumadaan dito sa ating mga syudad. Pero nga, dahil po sa urbanization and yung uncontrolled discharges po dito, talaga nagiging poor yung water quality at naging mas mahirap pong i-treat yung mas marumi pa yung ilog. Tama po. Kasi nga naman basura nandyan. Opo. Kasi iba-iba po kasi mga waste ang talagang tumatapon dyan. Oo. So regarding naman po sa ano sa dagat, yung tulad po ng Manila Bay kasi yan yung pinakamalapit sa ating concession area. Ito po talaga yung potential na water source kasi nga in terms of yield po, malaki talaga yung volume ng kaya natin pwedeng kunin sa Manila Bay. And with the technology na meron na po tayo sa buong mundo, kaya na itong gawing potable through desalination process kung pabigyan po kayo sa desalination. Yes, so, pero yung pag-convert po kasi ng tubig, pag-convert into potable galing dito sa seawater, ay malaking halaga po yung kakailanganin kasi po very power intensive po ito o malaking kuryente ang kailangan gamitin dahil nga kailangan mong ihiwalay yung asin o yung alat dun sa tubig. So based po sa initial study namin, kung compare po natin dito sa Laguna Lake, 9 times po ang kailangang OPEX nito. So, ganun po kasi kamahal. So, kaya po hindi siya nagiging economically viable. Oo. How about using the deep wells? Yung doon kayo sa ilalim talaga ng, katulad na ginagawa sa probinsya, yung poso, ang pinanggagalingan ng tubig. Oo. Pwede rin ba yun? Tama po. Pwede po yun. Kasi nga dito sa Metro Manila, tinitingnan din po natin pag re-reactivate ng mga existing deep wells. Dahil nga po yung, lalo na din sa pag may mga emergency or yung paggamit ng may, kapag may kakulangan sa supply. Pero yung groundwater po kasi talaga ay hindi siya sustainable source, especially dito sa Metro Manila. Oo nga, nauubos yun eh, no? Tama po, kasi based po sa pag-aaral namin, mababa na po yung water table or yung aquifer dito sa, especially dito sa Metro Manila. Pag ganyan, partner, papasok yung ano eh, yung salt water. Malaki po yung chances magkaroon ng salt intrusion. Oh, okay. Kaya pala, oo, kaya pala yung iba, hindi na sila naguhukay talaga, oo. Dito sa Laguna, pati pumapasok na yung salt water.
Oh, kaya pala, oo. Eh, pero, paano to? Itong new water ba ito, ginagamit lang kapag kulang yung supply natin ng tubig? O magiging parang bahagi na siya ng regular na ibinibigay na tubig sa mga sineserbisyoan nyo sa Maynila? Dahil po rin po sa patuloy pa rin yung pagtaas ng water demand, and then sa increasing population tayo dito sa Metro Manila, at sa kasalukuyan po, hindi pa rin po talaga sapat yung water supply natin. Kaya po itong new water natin ay nakikita namin na alternatibo para madagdagan pa rin talaga yung ating water supply. Pero kaya nga po yung puspusan po yung pagtatrabaho ng ating MWSSCO para corporate office para sa mas malaking new water source for Metro Manila. Ito po yung kaliwadang project na nabanggit po ni Sir dito kanina. Oo. Siguro, engineer, kung doon sa pag-anap niya ng new water, siguro pwede magkaroon tayo ng information program para doon sa mga tao that they can conserve water. Para naman kahit na makareduce ng, let's say, 5%, malaki na rin yun para madagdagan ng supply, di ba? Tama po. Alam po, sinusulong po ng Maynila yung mga for water conservation ng mga existing supply natin. As well as ito po, aside sa water conservation, pinupush din po natin itong programa ng new water, yung water recycling. Kasi yun po dun talaga yung pinupush natin sa programa na ito. So, talagang napaka-beneficial, no? Nitong recycling ng tubig. Kaya... Kaya hindi tama tayo. Bawa tayo maliligo sa pagkakas. Sa hurin mo. So pati yung mga, alam mo na, syempre yung tubig may poison din eh, di ba? Naaalis nyo yan. Oo. Naaalis nila, oo. Sir, engineer, ang galing talaga nung kanilang... equipment na yun, no, na nakakapagpa-recycle ng tubig na maaari na mainom. So lahat ng kemikal, lahat ng poison na tatanggal mula dyan sa mga tubig na yan. Opo, thanks to the technology, modern technology ngayon globally. Kasi ito po, matagal nang ginagawa to. So talagang malaking step to sa ating bansa para gawin yung water recycling na to. Oo. So aside from building new plants, for the new water project, ano pa po ang mga balakin po ninyo para po dito sa inyong new water project? Dito po sa new water, dahil nga po magtatayo pa tayo ng mga future treatment plants para dito. Sa kasabay po nito or in parallel, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkakandak natin ng information and education campaign para mas maintindihan ng mga ating mga consumers kung ba't natin kailangan i-consider itong new water para alam po naman po sa yung ibang mga customers natin sa una pa lang pag narinig nila na saan ba galing yan, ito yung pinang flash nyo sa Inidoro, ito yung pinanghugas nyo, pero ba't yung namin iinumin to? So kailangan po natin tuloy-tuloy po yung campaign na yon para ipaintindi na kayang-kaya na ito, marami ng modern technologies ngayon na kaya nang gawin yan, i-convert yung used water into potable. So kayan po yung katangan namin pag-itingin pa sa mga susunod na buwan. Oo, at saka umiinom nga tayo ng soft drinks, ng alak, ayan, mas poisonous pa nga yan. Ito pa, ito, tinirit na talaga, ginamot, ikanga, inayos, para maging safe. So, sir, engineer, bigyan mo naman ng mensahe yung ating mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa rin nila naiintindihan na kulang na tayo ng supply ng tubig at kailangan magtipid. At tungkol din dito sa new water, ano po ang inyong masasabi? Sige pa. Thank you, Ms. Maru. So, just to share lang po na yung base po sa pag-aaral ng US Agency for International Development o yung USAID, by year 2025, so 3 years, in 3 years po yun, na makakaranas ng water shortage yung buong major city ng Pilipinas, including the Metro Manila, dahil nga po sa impact ng climate change sa ating mga sources at paglaki ng population. So yung ating pagre-recycle natin ng tubig ay isa sa mga sustainable way para matugunan yung gap between the supply
and the demand. At dahil po sa modern technology na meron na tayo globally, yung pag-treat ng used water into potable ay madali na lang gawin. So, sinisigurado po namin ang katulong si MWSS at yung Department of Health na potable at safe yung new water na inumin. Hindi ba pwede? Ano ba yung rainwater? Aren't you thinking of a possible way by which you could add the rainwater? Add rainwater systems, mga lagayan? Yun naman ang inyong new water, parang gano'n. Hindi ba pwede yun? O masyadong ma yung investment na kailangan para dyan? Eh, para may catch basin, yun ba yung... Gusto mo sabihin, partner? Oo. Yes. Oo, catch basin for rainwater daw, engineer. Are you considering na gumawa rin ng mga ganyan? Halimbawa, yung mga isa ng tubang pakapika. Oo. Pukayin. Para swimming pool. Tama po. Actually, Sir Lito, kinoconsider din po natin yung rainwater harvesting. Kasi katanayan po niyan, yung ginagawa natin sa Angat Dam, actually, yung pagkakalagat, di ba, iniipon namin natin. Pero pag dito naman po sa Metro Manila area, di ko lang po siguro nabanggit kanina na yung kapag tag-ulan po, yung tubig baha na dumadaloy sa drainage, kinakapture din po natin tento sa papunta sa STP natin. So tinitreat na rin po natin 'to. So hindi lang po yung mga galing sa tubig na galing sa mga bahay kundi yung sa drainage. Yes po. At saka itong ginagawa niyo, sir, this is in partnership with the government, ano? Yes po. So katulong po namin diyan yung si MWSS Regulatory Office and then the Corporate Office as well as si DNR, si meron din po yung kay DOH as well as po yung kaano sa LGU for this pilot plant po natin coordinate po tayo at nakuha yung suporta ni Mayor Olivares para dito sa new water natin sa Parañaque. So very supportive naman ng local government dahil alam nilang isang necessity ito di ba, partner? Yes, and eventually yan nga, hindi wala na kahirap-hirap kung gagawin niyo sa Valenzuela at saka sa Alabang. Engineer, nako, maraming salamat ha. At naunawaan na namin na linawan namin ang tungkol dito sa inyong new water at hopefully itong mga nakikinig nanonood sa atin maintindihan din nila kung bakit ganito ang inyong mga ginagawa para rin ito sa kapakinabangan ng lahat. Yung medyo kaya tayo nagpapatay recently ay dahil niya gusto natin i-conserve yung whatever is left. Diba? Oo. So ngayon, ito naman, gumagawa naman kayo ng paraan para madagdagan pa yung supply natin ng tubig. Ayan. And safe. Wala magkakasakit dito. Diba? Dahil talagang na-test na gusto ito bago nyo inilabas sa publiko. Yan. Sige, partner. So, iinom na tayo ng new water sa susunod. Sige po, cheers to new water! Engineer Edge, maraming salamat ha. At saka sa kabuuan ng Maynila, sa mga tumutulong sa atin dyan para maiparating ang inyong impormasyon, si Mr. Ronald Mendoza, si Ms. Madel Zaide, at lahat ng mga partners natin dyan sa Maynila. Thank you, Sir Edge! Engineer Edmundo B. Liagas Jr. Jr. ba, sir? Tama? Jr. ba? Tama po. So maraming salamat din po, Ms. Mario and Sir Lito. Thank you so much po. Pinuno po ng Water Source Development ng Maynila, isa pong licensed civil engineer, si Engineer Edge B. Liagas Jr. Thank you so much. Maraming salamat po. At syempre, kami naman din nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasamahan na tumulong po sa atin upang maging kaganapan itong ating interview na ito. Nandyan si Maven Panganiban, si Magic Bautista, mga kasama natin sa Maynila, si Ronald, tsaka Ms. Wadel, at syempre, si Ms. Melody Del Rosario, ang VP for Public Relations ng Metro Pacific Investments Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. MB
The Heart of Business. Okay, balik po tayo sa In the Heart of Business. Ako pa rin po si Maru Pahati Sarne. Ang ating pong oras ay 1:39 na in the afternoon. At mga kaibigan, ang ating stock market po ngayon ay down. Ang laki, 149.22 points po ang ibinagsak ng ating merkado ngayong araw na ito. At teka, naku, kung masishare screen natin, ayan, pwede pala. I-share natin para makita nyo po. Ito po ang latest po sa ating stock market. 149.22 points po ang ibinagsak na ating market. 6,525.16 points po ang kanyang closing kaninang tanghali. At lahat halos ng mga shares ay baksak except for services and mining and oil. Ngayon, ito naman po yung mga most active issues. Nakita nyo po, no? ICT. Ngayon po, ang presyo niya ay 190, up po siya ng 160. Ang URC naman po, 134.40, down po ng 360. Ang Banco de Oro po ay 129, down po ng 260. Ang PLDT, 1,700, up po ng 31 pesos. Ayala Land, 29 pesos. Down po ng 90 centavos, ang Globe po 2,182, down po ng 20 pesos. Ang S&PH po ay 3470, down ng 170. Ayala Corporation, 1650 ang ibinagsak, 695.50 po ang kanyang closing. Ang Jollibee Foods naman po, 237 pesos, down po ng 960. Ang SM naman, 910, down po ng 33 pesos. Itong panahon na ito na nagbabaksak, yan din po ang panahon na dapat magsibilihan po kayo ng mga shares of stocks, no? Pag-aralin nyo mabuti kung ano yung mga posibleng tumaas. Katulad nito, ang mungkahi po ng field stocks na bilhin daw po ninyo ay itong, teka, AEV, Aboitiz Equity Ventures. Ang entry price niya, nasa 56 pesos. Ang target price po ay 62.93. Ang potential upside ay 12.38%. Ang laki, no? So, Aboitiz Equity Ventures daw po ang inyong bigyan ng pansin. Sa trading po yesterday, ang local market was able to bounce by 3.61% back to the above 6,600 levels. Kaya lang ito, ngayong araw na ito, bumagsak nga po siya. Ngayong araw na ito ay kasi mag-weekend na, no? Isa po rin sa mga dahilan po yan eh. Kapag mag-weekend, tapos holiday, medyo tumatamlay po ang mga nagsisilahok sa pagbili po ng mga shares of stocks. So, siguro panahon din, tomorrow, yan, pagbukas uli, maghanap na tayo ng mga bibilin po natin. O ngayon pa lamang, kausapin na natin yung ating mga brokers para po sa mga bibilin po natin sa stock market. Ngayon, alamin naman natin ang halaga po ng piso sa pagsasara po niya ay nasa 55 pesos and 67 centavos. 55 pesos and 67 centavos. Ito po ay pagsasara yesterday. The previous day, on December 6, ito po ay nagsara sa 55 pesos and 97 centavos. So, ngayon po, ang kasalukuyan pa rin yung closing ay 55.45. Lumalakas po ang ating piso. Ngayon pag-usapan naman natin yung tungkol po dito sa Maharlika Fund. Pero bago yan, batiin muna natin ang lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa ating palatuntunan. Kasama po dyan, syempre, si Mr. Reynaldo de Guzman. Hi, sir! Malapit ka na pala umuwi, ha? Siya ay nanonood mula sa beautiful city of San Diego, California. Si RG Chell ng China, magandang hapon. Edmar Estabilio, hello sir, mula po dyan sa Japan. And sa lahat po, si Lynn Santos din ng PNB, hello. At si Ate Liza Aquino na laging nakikinig at nanonood din sa atin. And thank you so much sa ating mga kasamaan dyan sa Maynilag. Sina Miss Madel Zaide, Mr. Ronald Mendoza, si Engineer Edge Liagas. Maganda yung paliwanag niya tungkol po doon sa new water, ha, na yung pong tubig po natin i-recycle na. Yung mga ipinang-flush niyo diyan sa inodoro, pinanliligo po ninyo. Yan eh, imbis na matapon daw po sa ilog, ang ginagawa nila, kinukuha po nila yan
para i-recycle, para maging inuming tubig din po natin na panlutong mga natubig. Eh sabihin ng iba, teka sandali, hindi ba may mga residue na yan ng sabon? At saka syempre, pinong flush ni Doro, di kasama na yung ating mga dumi. Eh meron pong proseso, nakita nyo po kanina yung mga malalaki po nilang mga planta. Diyan sa, may malaking planta sila dyan sa Paranaque, malalaki yung mga equipment no, na ginagamit para linisin po itong tubig na ito na inaakala nating marumi. Lilinisin nila yan at pagkatapos ay ibabalik po sa atin na malinis na. Ginagawa po yan matagal na sa Namibia. 50 years na pala nilang ginagawa po yung recycling of water para sila po ay makatipid. Lalo na, alam niyo naman sa Namibia, hindi rin masyado nag-uulan. Para meron pa rin sila source of potable water. Eh wala naman nagkakasakit sa kanila, di ba? So ito po, ginagawa rin po sa atin, pumasa po sa standards naman ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources. So yan, ang una pong nakakatikid ngayon itong recycled water ay yung dalawang barangay daw sa Paranaque. And eventually, lalawak na po yan sa lahat ng mga nasasakupan ng Maynila Water Services para hindi po tayo nagkakaproblema sa supply ng ating tubig. Pero kahit na may ganyan pong recycling, kailangan talaga magtipid po tayo ng tubig. Hindi po yan na inaaksaya na hinahayaan nyo lang naka-open yung gripo nyo, lalo kung nagtutoothbrush tayo. Eh, isasara nyo po yan, maglagay lang kayo ng tubig sa inyong baso na pagmumugan. Huwag nyo po siyang pabayaang nakabukas. Pag naghuhugas din po tayo ng mukha, huwag din po pabayaan na parang tumutulo lang siya na tumutulo. Kumuha po kayo ng basin na pangkakatch nyo po noong tubig na pwede nyo pong ipanghilamos at ipanghugas ng kamay din. Ano? At kung maaari, kapag naglalaba po, ay i-recycle din natin yung ating tubig. Paano? E di yung pong ipangbuhos natin sa inidoro, imbis na yung mas malinis na tubig ang ipinang-flush po natin. At yun din, panglinis din po natin ang ating paligid para hindi po nasasayang ang tubig na itinatapon lang po natin sa ating mga kanal. Na although in the future nga po, yan ang gagawin ng Maynila, lahat na ng nasasakupan nila ay bibigyan po nila nitong recycled water. Pero sa ngayon, na hindi pa lahat, kaya may recycled water man o wala, kailangan talaga magtipid na po tayo sa paggamit ng tubig. Napapansin nyo naman siguro, hindi na rin masyado nag-uulan. Okay? Pero pa mabumabate? Okay, wala na. So, ito po, yung Maharlika Wealth Fund. Marami po ang umalma nung nalaman po nila ang paggagamitan o yung pagkukunan nitong Maharlika Wealth Fund. Para saan ba itong Maharlika Wealth Fund? At bakit ang mga tao po ay nag-aalala tungkol po dito sa pondong ito? Ang Maharlika Wealth Fund po ay kinreate ng isang panukalang batas po yan na nalikha ng mababang kapulungan ng Kongreso kung saan ang nanguna po dyan ay si House Speaker Martin Romualdez at gayon din ang anak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito pong si Sandro Marcos. Ngayon, ang balak po nila dyan dito po sa Maharlika Wealth Fund na ito ay maging investment fund. Parang yun nagpupool ng investments. Katulad nung pag kunyari kumukuha kayo ng insurance, di ba? Pagkatapos ang gusto nyo ay magkaroon ng value yung inyong insurance na hindi lang para sa pag namatay kayo o kaya nagkasakit kayo na makakasagot yan sa inyong mga problema, kundi yung mai-invest din para kikita rin po kayo sa pamamagitan ng inyong insurance. Dito po kasi, kaya lang umalma po ang mga tao, ay ang feeling po nila, teka sandali, bakit nyo i-invest yung aking pera na nandyan sa aking magiging pensyon? Katulad ng kasama po kasi sa pag-i-investan itong SSS, yung GSIS, kukuha po sila ng parte dyan, parang 25 billion if I'm not mistaken, or basta't malaki po yung kukunin dapat doon sa dalawang institusyon na yan na humahawak po ng pensyon ng mga pribado at saka pang publiko pong mga manggagawa. So dahil marami po ang umalma, ngayon ang balita po rito ay inaayos na nila yung Maharlika Wealth Fund Bill. Amiandaan po nila yan para
tanggalin na yung mga major pension funds bilang funding sources, sabi po ni Marikina Representative Stella Kimbo. Sa isang press statement po, sinabi po ni Kimbo, isa po kasi siya sa mga author nitong bill na ito at vice chairperson po ng House Appropriations Committee, na sa panukalang sovereign wealth fund na dapat ang gagamitan po o ang kukunan po ng pondo rito ay mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung 10% daw ng mga remittances ng mga OFWs ay kukunin po dito at ilalagay nga doon sa Maharlika Wealth Fund. Kasi di ba po ang mga OFWs natin nagpapadala po sila ng kanilang mga remittances. Siyempre, kapag nagpadala po sila ng mga dolyar nila, ng mga remittances, meron pong fee po yon yung kanilang mga remittances. So yan po ang pumapasok sa mga bangko at ibinibigay din po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So 10% daw po mula doon sa ipinadadala ng ating OFWs na remittances ang kukunin para ilagay sa Maharlika Wealth Fund. Tapos, ang iba pang sources nga ay ang Social Security System at ang Government Service Insurance System o GSIS. Under the House Bill, itong 6398 na ito na lumilika ng pondo, ang initial investment po ng 250 billion pesos ay manggagaling daw sa GSIS, 125 billion, sa SSS, 50 billion, mas malaki pa dun sa SSS. Tapos sa Land Bank of the Philippines, 50 billion pesos din ang kukunin. Sa Development Bank of the Philippines, 25 billion pesos. Sa national government mismo, sila rin ay magbibigay na kanilang participation na 25 billion pesos. Tapos yun nga, may 10% ang manggagaling po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na ito naman po ay isusource sa mga remittances ng ating mga OFWs. So dahil sabi ng mga tao, lalo na yung mga naguhulog sa SSS at GSIS, uy, ba't yung papakailaman yung ano namin, yung pension namin? At saka hindi ba ang SSS at GSIS, nag-i-invest na rin naman ngayon. So hindi na sila kailangang sumali pa dyan dahil may sarili ng investments itong dalawang ahensya na ito para palaguin yung perang kanilang hawak. So dahil dyan, ayan, tatanggalin na raw po yan. Itong combined na dapat ay 175 billion pesos na investment mula po sa SSS and GSIS. So ano ang mangyayari? Saan kaya sila kukuha ngayon noong tatanggal na kasi yung sa SSS GSIS? Hanap sila na ibang pagkukunan itong 175 na ito kung gusto nilang matuloy itong 250 billion pesos na Maharlika Fund. Excuse me. So marami ang mga nagpapahayag din po ng alanganin kasi sabi nga nila, di ba nagkaroon na rin tayo ng COCO Levy Fund dati? Hindi naman na-manage din ang gusto hanggang sa mabuti na lang na isuulid din dun sa mga magsasaka pero actually, hindi nga sa tunay na mga magsasaka na naisole, no? Itong COCO Levy Fund. Ngayon, nasabi nila, ayaw nilang mangyari itong nangyari sa COCO Levy Fund. Kaya nagkakaroon sila ng alanganin dito sa wealth fund na ito. Pero sa totoo lang po, ang wealth fund ay meron na rin po ang ibang mga bansa niyan. Ginagawa po nila talaga itong mga sovereign wealth fund na ito para meron pong additional na pagkukunan ng pondo ang isang gobyerno para sa kanyang mga gastusin, sa kanyang mga kababayan, lalo na ito yung bigla tayo nagkaroon ng problema sa COVID-19 pandemic. Ang Sovereign Wealth Fund o Sovereign Investment Fund o Social Wealth Fund ay isang pondo ng investment o pamumuhuna na pag-aari po ng pamahalaan. Ang investment po nila, inilalagay nila yan sa mga real estates, no? Bumibili ng mga ari-arian, tapos nilalagay din sa mga financial assets katulad ng stocks, o kaya bibili ka ng bonds, mga treasury bonds, o kaya bibili ka ng mga precious metals, yung mga ginto, ayan, pwede. O kaya iba pang mga alternative instruments katulad ng private equity fund o kaya mga hedge funds. Ang sovereign wealth funds ay ini-invest po sa buong mundo, hindi lang po yan nasa local lamang ini-invest. No? Sa buong mundo po yan ini-invest. Karamihan po dito sa mga sovereign wealth fund ay pinopondohan po ng mga kita na mula sa commodity exports o mula sa foreign exchange reserves na hawak po ng central bank.
So ang ilang mga sovereign wealth funds po ay maaaring hawakan ng isang central bank. Pero dito, sa kanilang pinapanukala, parang gusto nila na merong isang separate body talaga. Merong isang agency na itatatag na siyang hahawak nitong Maharlika Wealth Fund. Pero sa ibang bansa, ang central bank po nila ang naghahawak niyan, no? So, itong mga pondo na ito, itong kung sino man yung hahawak, siya po yung umiipon ng mga pondo at minamanage mo, pinamanage din itong mga pondo na ito. Ang tipo ng pondo na ito ay usually ay isang napaka-importante para po sa ekonomiya at saka sa fiscal o paggastos ng isang bansa. Ang iba naman pong mga bansa, itong sovereign wealth fund nila, ginagawa nilang parang savings lang nila. Para may nakatabi po sila, kasi ni-invest ito, no? Para kung sakasakali na meron nga po nga mga bigla-bigla ang emergency or disasters na hindi kakayanin na pondohan agad nung ibang mga pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan, meron sila isa pang pagkukunan ng pondo. So, actually, maganda naman ang intensyon nito pong sovereign wealth fund. Kaya lamang, syempre, lagi tayong natatakot dahil sa mga past experiences with the other funds na na-create na hindi naging beneficial naman doon sa talagang purpose niya. Hindi na-serve yung tunay na purpose. So, syempre, yun ang inaalala ng ilan. Teka, baka mamaya itong ahensya nga hawak hindi naman pala magaling, mag-manage. Yung ating pondo mapunta lang sa wala. Diba? Baka malugi lang tayo. Which happened with other nations na meron ding sovereign wealth fund na nagkamali doon sa kanilang mga strategies, no? At ang iba naman inisip nila, naku, magiging source of ano lang yan, yung korupsyon, di ba? Yun ang iniisip ng ilan, kaya natatakot po sila dito sa sovereign wealth fund. Pero inalis na yung dalawa, ikinatatakot, yung baka mamaya daw, malugi yung yung pag i-invest ng sovereign wealth fund. Yung dalawang ahensya kasi napaka sensitive po niyan, SSS tsaka GSS, kasi pension niyan ng tao. So isip nila, teka sandali, baka mamaya malugi yan para yung pension namin, maipit diyan. So ayan, tatanggalin na naman daw po itong SSS at tsaka GSIS para hindi na mag-alala yung mga naguhulog po dito sa dalawang ahensya na ito. At hindi nila, syempre, alalahanin na baka dumating yung panahon na walang ibibigay po sa kanila pampondo. So, dinrap na nga po yan yung SSS at saka GSIS mula sa Maharlika Wealth Fund. Pero tuloy pa rin na isinusulong po nila ang pagkakaroon po nitong Maharlika Wealth Fund para daw po magkaroon ng dagdag na pondo ang ating pamahalaan. So ito'y bukod pa doon sa mga pinagkukunan natin ng pondo para sa budget, no, ng pamahalaan. So yun po ang kanilang mga balakin. Anyway, sa ibang balita naman po, unfortunately, umaabot na po sa 13 trillion ang ating utang po, no, sa panloob at panlabas. Itong utang naman natin na ito na na-accumulate naman natin mula pa po nung mga nakaraang mga administrasyon, ay nagamit naman natin yan sa kung ano po yung mga nakikita natin ngayong mga construction, no, mga infrastructure and everything at iba pang mga itinulong, lalo na dito sa COVID-19 pandemic, di ba, nangutang tayo. Dahil kailangan nga natin ng dagli ang ipantutusto sa ating mga kababayan at saka paggamit ng pondong ito para sa PPE and everything, mga gamot dito sa ating bansa, no? Ang utang daw po natin ngayon as of end of October ay 13.647 trillion pesos. Ito po ay nagtumaas ang ating total debt na 1.91 trillion pesos. At ito rin ay dahil na rin sa paghina ng ating piso. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po, Mr. Edmar Estabillo ng Japan. Dating broadcaster din yan dito sa Pilipinas. Ngayon sa Japan na siya nagbo-broadcast. And of course, salamat din RG Chel, Reynaldo de Guzman, si Angelo and Emma Redaha, and si
Okay. Josie Palasigi, hello. Ang sister ng ating partner, Lito Gagne. Kasama rin po natin ngayon, dito po sa ating studio, sina Engineer June Aguba, taga-sulat na si Rashid Locsin at Abby Malanday. Sa social media natin, si Jamil Tarayo at Kim Gomez. Sa communication assistance naman natin, nandiyan si Yasmin Pantaleon at Micah Cervantes. Happy Immaculate Conception Feast Day po ngayong araw na ito, kaya holiday kami dito sa Pilipinas. And susunod na po ang Sulong na Bayan ni Miss Lolly Acosta. Mamaya naman po, babalik ako sa Radyo Klinika alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Sa pangalan po ng aking partner, Lito Gagne, ako po si Maru Pahati Sarne. Bye! In the heart of business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882. In the heart of business.